San Miguel Corporation. Dr. William S. Koh of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Isang Pilipinas sa may pinakamataas na bilang ng export ng human resources. At take note, hindi lamang ito in terms of quantity, kundi pati quality. Dahil na rin sa galing ng edukasyon at pagsasanay dito. Bukod pa sa natural na angking talino ng Pinoy. Kaya naman kaisang programang Buhay OFW sa pagdiriwang ng kagalingang tatak na Pilipino. Ngayong gabi, samahan niyo kaming alamin ang mga kwento ng Pinoy abroad. Dito lamang sa Buhay OFW. Buhay OFW, pananaw mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, hayaan ika na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Ngayong gabi sa Buhay OFW, ahensyang tagapangalaga ng mga emigrante, tutukan, rags to riches story of a college dropout turned stylist, extraordinaire. Mga pinakamainit na balitang abroad at marami pang iba, dito lamang sa Buhay OFW. Buhay Drive It. Fukuidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukuidan Food Supplement. Wasom Global Corporation. Kapag nabanggit ang pangangalaga sa kapakanan ng mga Pilipino sa abroad, ang karaniwang pumapasok sa ating isipan ay ang Philippine Overseas Employment Administration or POEA or ang Overseas Workers Welfare Administration or OWA. Pero bihira nating marinig ang ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa mga Filipino emigrants. Good evening po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Buhay OFW at syempre nandito ngayon tayo sa Commission on Filipinos Overseas. At makakasama natin ang ating Executive Director, ang walang kupas at napakasipag, Executive Director Mary Grace Terona, or shall we call her Tita Gertie. How are you, Executive Director Gertie? Good evening. I'm happy that you have invited us to guest dito para mas marami tayong maabot mga kapatid. Mm-hmm. Sa buong mundo. At tayo po'y nasa more than 200 destinations. So I hope itong show ninyo will get to at least what? 50% if not 90% correct. Of this. So, tama yan, Executive Director Gertie. Dahil syempre, ang Buhay OFW po ay mapapanood na sa international, nasa Middle East, nasa Europe, sa UAE, at syempre, nasa Amerika rin po tayo, nasa Guam. Kaya naman, definitely, makaka-reach tayo sa lahat ng kontinente ng buong mundo. Great. This is a very welcome development. Executive Director Gertie, or kapatid Gertie, gusto naming maliwanagan sila kung ano pa talaga ang function o pagkakaiba ng Commission on Filipinos Overseas. Diba, sa POEA, alam nating lahat yan, ang OWA. Okay. Ang DOLE ngayon naman, bibigyan natin ng importansya. Anong talagang role at function ng ginagawa ng Commission on Filipinos Overseas? Okay, ang commission ay napapailalim ito sa Office of the President. Mm-hmm. No?
And actually, 30 taon na po tayo, bagong appoint lang tayo ni Presidente Aquino. Mm-hmm. Pero ibig sabihin, you know, pag ipagbigay alam natin na 30 taon na ang komisyon. Yes, no? That's nice. And ang unang-unang katungkulan dito, of course, is yung magbigay payo, nagbigay ng payo sa Presidente at sa ating mga kongresista. No? Kung meron nga mga batas na kailangan gawin pa o kaya mayroong mga batas na dyan na kailangan pang patibayan. So, yan ang isang mahalagang function. But on the other hand, dapat din siguro nating ipaalam na yun nga, yung nasabi natin there are at least 8.5 na Filipinos overseas. Kung talagang titingnan natin yung mga bilangan niyan, parang a little more than one half of that, no? Are mga tinatawag nating overseas Filipinos who are permanent residents, immigrants who, for example, people who marry foreigners, people who are parang reunited with their, siguro citizen na yung lola niya o nanay niya. So, they are petition, pinipetition sila, pati mga anak-anak, kaya, so yung mga ganun. Tapos, of course, nasasali din po sa atin yung mga TNT. TNT. Yung what we call undocumented, no? And then, meron pa din yung mga tinatawag na exchange visitors na marami sa atin, dati, pagbawa, scholar ka, makakakuha ka ng scholarship na official sa Amerika, halimbawa. Pero ngayon, marami naman, nagbabayad sila para makapag-aral o makapag-training abroad. They're also considered exchange visitors, no, na the idea being babalik sila. Pero iba naman syempre merong na may napupusuan dito o diyan ganun, either napupusuan ng kanilang training institution or may naligaw na o naligaw naligawan eh medyo nag-aasawa, you know, so yun ang mga isang kategorya, yun ang aming tinututukan, kumbaga. Kasi yung kabila naman, yung OFW, yung sinasabi nating overseas Filipino workers, ang maliwanag dyan, yun ang mga kababayan natin na may mga kontrata na dumadaan sa mga recruiter. Kaya naman, ang nagre-regulate dyan ay ang POEA. Ang DOLE. Under DOLE. Tapos, pag meron sila mga problema, kasi nagbabayad sila, may pondo sila, kaya yung tulong sa kanila sa OWA. Sa OWA naman pumapasok. And one of the very important services that we give is yung ang pre-departure orientation. Ang Commission on Filipinos Overseas ba, paano natutulungan yung mga sinasabi nating dual citizenship? Dual citizens, of course, obvious, no? Dual kasi sila. So, in a way, binawi nila yung pagka-Pilipino nila. That's one. Number two, yun naman ding sinasabi nating permanent residents, even if they're already permanent, they're not yet American citizens. So, Pinoy pa rin. Sila. No? Now, as I said earlier, yung batas naman ng Pilipinas, of course, ang kanyang effectivity ay hanggang boundary lang natin. Ano? Kaya talagang malaking, kumbaga, magkakaroon ng malaking suliranin ang mga kapwa-Pilipino natin na nag-ibang bansa na halimbawa, for example, nagkaroon sila ng issue laban sa asawa. Okay, yung mga nag-aasawa ng foreigner na hindi naman sila necessarily, what do you call this, nabibigyan kaagad ng citizenship ng foreign country na yon, no? So many of them, porque sila nga ay binigyan ng pre-departure counseling namin, no? At tumuloy pa rin sila mag-asawa ng foreigner. So, what they really do is they write us and see how we can connect them with support groups overseas. Now, what in reality happens is, kasi naman, ang maganda ding balita dito sa aming komisyon, meron din tayong pakikipag-ugnayan sa mga Filipino associations. So, parang sila yung nagiging support group nila abroad. No? Plus, of course, we cannot ignore the fact na meron pa naman din tayong mga embahada. At saka mga konsulado na syempre tatakbuhan nila. Tatakbuhan anytime. Ngayon, ang sinasabi nga natin doon sa ating mga Filipinos abroad, for example, ako rin nung nag-aaral ako sa Amerika, actually, hindi man ako nag-report sa embassy. No? I was living in Washington, D.C., pero maski minsan hindi ako nagpa-registro. Pero ngayon, sabi nga natin, sana, hindi natin silang pinipilit. No? Dapat magrehistro. Kaya may dito nirerehistro namin yung mga pumupunta dito. Kasi nga kung magkaroon ng problema,
pwede namin silang hanapin. At malocate. Malocate. Then, for example, what happened in Japan or correct. In New Zealand, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. The earthquake, the tsunami. Opo. All of a sudden, parang, hey, hindi nga pala necessarily Japanese citizens itong mm-hmm. mga Filipinos na ito. Opo. So, yung paglikas nila, no, from their host countries, talagang katungkulan pa rin ng ating bansa, no? Kinakailangan kasi protektahan pa rin ng gobyerno natin bilang kayo po ay Pilipino. Yan ang sinasabing magparehistro at magparamdam tayo sa ating mga embassies. Hindi pagka nagkakaroon ng problema, tinuturo ang finger. Kayo kasi, wala kayong ginagawa. Uh-huh. Pero paano naman po, hindi naman alam kung sino-sino po ang nandoon. At saka ang isa pang realidad, no? Dahil pag alis nila dito, they register with us, yung mga lumalapit sa amin. Ang kaso, and then this is also my experience, uh-huh. yung address kong una sa Amerika, halimbawa, uh-huh. will not be the last. Okay. Minsan makikitira ka muna sa tiya mo uh-huh. o sa kapatid mo, uh-huh. miyam-miyang konti. Pag meron ka ng trabaho, lilipat ka na ng ibang state, for example. Uh-huh. So, yung follow-up din naman, uh-huh. mahirap. Not unless sila nga yung susulat sa amin. Lalo na ngayon, ang dali-dali. Ang kanilang mga they will email. Yeah. And then, uh-huh. yung aming data bank dito, uh-huh. talagang we really make sure. That's nice. Yeah, but at uh-huh. a certain point nga, sila talaga yung dapat makikipag. May cooperation. So, and because naman mahusay naman yung mga tao namin humahawak sa kanila, parang nagiging kuya, ate uh-huh. rin ang relasyon. Uh-huh. That's nice. We do our best to give counseling. Bago sila umalis, yun nga, sinisiguro namin na at least merong basic uh-huh. counseling silang natatanggap. Mm. Meron kang tinatawag na peer counseling. Mm-hmm. Meron naman yung sa marriage counseling mm-hmm. before they leave. Okay. No? Executive Director Gertie, bigyan niyo po kami ng mensahe dito sa Buhay OFW. Masarap magbiyahe. Hindi po natin sinasabing hindi nakakataas din ang antas ng kaalaman ang manirahan abroad. Hindi natin sinasabi na hindi maganda, no? It's a very good experience. In fact, yung mga iba sa atin na maganda ang naging buhay, talagang marami ding maibabalik dito na kasanayan, no? Experience, or yung lifestyle change, no? Yung I'm sure marami kayo ding na mako-cover na sa probinsya, correct. Na mga uh-huh. nagbalik ng pera, uh-huh. Uh-huh. nagtayo na sila ng mga uh-huh. subdivision, uh-huh. Uh-huh. and they have improved their community. So, uh-huh. yung experience abroad is not always bad. Uh-huh. It's just that we should be able to transfer also what is good. No? And those of us na kaya na nating sumugal at maghanda sa ating kinabukasan, pagbalik sa Pilipinas, ngayon pa lang, mag-ipon na. No? Yun nga, iba kong pamangkin, sinasabi ko, day one pa lang sa trabaho, magkano na save mo today? Naman, hindi pa nga sumasweldo. Pero that's the mentality uh-huh. that we want. You have to prepare for start the future. Kaya nga tayo lumabas para matuto. Ako, nag-aral abroad mm-hmm. para ibalik dito yung aking pinag-aralan. So, iba naman kumita para siguro at some point, maybe hindi bukas, but 10 years from now, 15, dapat iplano na natin mm-hmm. yung buhay natin. Ayan ang natutunan ko kay Executive Director Mary Grace Terron. Maraming pong salamat, kapatid Gertie, sa oras na binigay ninyo dito sa Buhay OFW. At syempre, marami pa po tayong pagsasamahan. Thank you so much. Katatapos lamang po ng ating pakikipagkwentuhan sa ating Executive Director Mary Grace Terron ng Commission on Filipinos Overseas. Magbabalik po ang Buhay OFW. Susunod sa Buhay OFW. Isang sikat na hairdresser, minsang nakihalubilo sa mga sosyalan na mga bigating politiko ng ibang bansa. Ngayon nagbabalik bayan na at big time pa rin. Buhay OFW. San Miguel Corporation, Dr. William S. Cole of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Sa siyam na magkakapatid.
namulat si Deogracias Deo BC sa ordinaryong pamilyang Pinoy, kung saan kailangan magsikap ang bawat isa upang makaraos ang pamilya. Average yung family namin. Ikaw mag-aral ka kung gusto mo, self-supporting na student doon. Pero hindi nagtagal, kinakailangan na rin niya magtrabaho at mag-drop out sa eskwela. Nakapasok siya sa salon ng pinakakilalang hairdresser noon at doon nakita ang pagkakataong kumita ng malaki. Mula sa simpleng taga-shampoo sa parlor, hindi nagtagal, natutunan na rin niya ang pagiging hairstylist. Unang napatunayan ang kanyang galing nang sumabak siya sa isang annual hairstyling and makeup competition. At mula noon, tila bumuhos na ang swerte sa kanyang buhay. Ang ganda-ganda ng pangyayari tulad ng na-expose ako sa mga pictorials, sa mga magazines, cover ng mga magazines, sa mga dailies, na-feature ako sa mga dailies, ganyan. At yun nga, bukod dun, malalaki ang mga pera. Unti-unti nang nakilala ang pangalan ni Deo sa hairstyling scene. Bagaman guminhawa na ang kanyang buhay, hindi ito naging dahilan para tumigil ng lumago si Deo. Iba yung dagat naman ang kanyang tinarget abutin. Siyempre, nung medyo bata-bata ka, nakikita mo sa magazines, meron kang sana makasalamuhan mo itong mga ganito, o kaya mapasyalan mo itong mga ganitong lugar. Naingganyo akong makisalamuha at magtrabaho kasama ang mga Western stylist. Dumating ang pagkakataong mapasok ang international scene nang imbitahan siya ng isang kamag-anak na magtrabaho sa French salon sa isang Abu Dhabi hotel. Di nagtagal, natutunan din ni Deo ang salitang Pranses pati na ang ugali ng mga ito. Nakagaanan na rin siya ng loob ng mga banyaga, bagay na nagbukas muli ng pagkakataong matuto pa ng estilong European. Pinagtatrabaho nila ako dun eh, pagka nagbabakasyon ako sa France, may mga salon din yung aking mga kasama dun. So, ginagawa nila akong guest artist, ganyan. Philippa Parlefonse, ganyan. Nang hasang-hasana si Deo, na-establish na ang kanyang karir sa Abu Dhabi at sa mga kliyenteng foreigner. Kumalat na ng kusa ang kanyang pangalan at lumapit sa kanya ang mga kilalang tao. Nung dumalaw itong mistake visit itong president ng Finland kasama yung asawa niya, ang pinatawag kung sino yung gumagawa ng mga Finnish community, Finland community dun sa Emirate. Eh ako ang gumagawa sa kanilang lahat. Di ako ang nirekomenda nila. 1998 na mag-level up at magtayo ng sariling salon si Deo sa nasabing lugar. Subalit matapos ang 3 taon, isang pangyayari ang gumimbal sa buong mundo. Kasunod ng pagpapabaksak ng mga terorista sa Twin Towers sa Amerika, ang tila pagbulusok ng tagumpay ni Deo. I met Deo in 1995 in Abu Dhabi. I mean, we became close friends. And we've been close friends since then. I supported Deo to go back to the Philippines and we set up a big salon in Salcedo Street. Well, since then, it's been ongoing. Sa dami ng tagumpay na naranasan ni Deo, nananatili pa rin nakalapat ang mga paa niya sa lupa. He has advanced very steeply, actually, from a hairdresser starting in the Philippines, going to Abu Dhabi, then doing the first president wives, establishing his own salon in the Dana Hotel. He progressed very good in all of his endeavors. At hindi to nakalimot ibalik sa kapwa ang mga biyayang ipinagkaloob sa kanya. Bukod sa patuloy na pagtulong sa kanilang pamilya, nagagawa pa rin niyang makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng outreach projects ng Rotary Club of Makati Nielsen, kung saan po ang inyong lingkod ang charter president. Sa kabila ng tanyag at yamang tinatamasa, nadiskubre ni Deo ang tunay na kaligayahan sa pagsisilbi sa kapwa. Deo, gracias. Keep up the good work. We only need 8 more years and then we can retire in our big house. Alhamdulillah. Working in the Middle East so many years.
habang nagkakaedad ka, nagiging madunong ka, andun na ako sa stage na yon, hindi mabibili ng pera yung nararamdaman ko, yung ganun. Oo, yung saya, kasi alam mo na kung paano ang mabuhay. Susunod sa Buhay OFW, mga gabay na ibinibigay ng pamahalaan sa ating mga kababayang may balak manirahan sa ibang bansa o di kaya'y mag-asawa ng banyaga. Buhay OFW. Drive it. Fukui Dan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukui Dan Food Supplement. Wasom Global Corporation. Maraming dahilan kung bakit ninanais na mga Pinoy ang manirahan sa ibang bansa. Ang iba'y dahil sa ngalan ng pag-ibig, sangmang dako ng daigdig ay tatahakin, makasama lamang ang minamahal. Ang iba na may greener pastures, ika nga. Sa hirap ng buhay, marami sa ating mga kababayan ang nagnanais mapabuti ang kalagayan sa isang lugar na mas maraming oportunidad. Pero kahit ano pa ang dahilan, isang katotohanan ang dapat paghandaan ng mga nasabing imigrante. Ang bagong buhay sa isang di pamilyar na kultura kung kaya't mahalaga ang paghahanda. At dyan papasok ang Heroes Helpline ng Commission of Filipinos Overseas. Kasama po ngayon natin sa Buhay OFW si Ms. Ivy Miravalles. Kapatid Ivy, ano ba itong sinasabing PDOS o Pre-Departure Orientation? Itong PDOS, napakahalaga. Uh-huh. Unang-una, di ba, naririnig nyo ngayon sa radyo at nakikita nyo sa TV yung mga kababayan nating na may biktima ng drug trafficking. Uh-huh. No? Dito kasi, isa sa pinag-uusapan ay yung mga tamang pamantayan ng paglabas ng bansa. Uh-huh. So, nakuha mo na yung immigrant visa mo. Ano naman ang dapat mong pag-usapan o isipin tungkol sa pagbabiyahe? Uh-huh. Tamang bagahe, tamang paggamit ng airport, at ano yung mga issues ng tungkol sa drugs pagdating sa pagbabiyahe. So here in PDOS, we teach them yung kanilang airport procedures and some considerations they have to make uh-huh. in traveling. Ano itong mga dapat nilang gawin para makadaan sila dito sa airport para yung bagahe nila ay walang maraming question? Ano mga bawal yung bagahe dito? Kasi kadalasan, lingit sa kaalaman ng ating mga biyahero, uh-huh. may mga bansa na may mga sineset na requirements sa pagbiyahe. Uh-huh. Halimbawa, ang US, ang bagahe niyan kailangan 2-piece lang. Uh-huh. E tayo, binagawa natin ilang piraso. So, yung mga ganong klase, o yung halimbawa, katulad ng sinabi mo, na 100 liquid pala lang ML. Below, ML, ang pwede sa hand carry. So, yan ay isang parte lamang ng PDOS. Bukod dyan, pinag-uusapan din yung tinatawag nating settlement concern nila. Settlement concern? Kasi, ano di ba sa Pilipinas, may concern tayo sa paghahanap ng trabaho. Ang hirap. Uh-huh. Abay, pagpunta nila ng ibang bansa, akala nila, pagka may visa na, okay na yun. May trabaho na sila. Agad, uh-huh. no? Kailangan they have to be reminded pagdating nyo doon, kayo yung mga residente, uh-huh. meron kayong pagkakataong maghanap na trabaho. Uh-huh. Walang ready na jobs. Uh-huh. Pero you have to tell them also, ano rin naman yung kanilang pribileyo pagpasok. Katulad niyan, you can work. Pwedeng sa Social Security, mai-consider ka kapag tamang panahon na. Uh-huh. Pinag-uusapan din dyan ang paghahanap ng bahay, uh-huh. banko, etc. Everything about get them getting started in the host country. Uh-huh. Bukod sa settlement, kasi kung minsan, mayroong mga kababayan tayo na binigyan nga ng papeles tumira sa ibang bansa, uh-huh. hindi nila naaalagaan. Uh-huh. So we get to teach them also about residency obligation. Okay. Pero bawat bansa ay may kani-kanyang batas at patakaran.
Kaya naman dito sa Commission of Filipinos Overseas, ang seminar na aatendan ay depende sa lugar na pupuntahan. Kaya nga dito sa CFO, ang PIDOS natin, country-specific. Mm-hmm. So kung ang punta mo US, ang ituturo namin sa inyo ay yung obligasyon mo na pagtira sa US. Mm-hmm. For example, kailangan ang green card, makuha mo na rin. Ang mga PIDOS seminar ng CFO ay masusing pinag-aralan at sinaliksik sa tulong ng mga embahada ng iba't ibang bansa para tama ang impormasyong ilalahad, lalo na sa mindsetting sa uri ng kulturang pakikisamahan ng mga bagong dayong Pinoy. Kasama din yung cultural at practical. Kasama pa rin yun. Oo, kasi di ba merong sinasabi dyan na baka naman mamaya bawal pala dito na nakikipag-usap ka habang kumakain. Kunwari, o bawal pala na naglalakad ako na napakaiksi ng damit ko at kung todo naka-makeup ako, dapat alam natin ang culture ng bansa, lugar na pinupuntahan natin. Isa yan okay. Sa bagay na aming binibigyang diin sa kanila. Uh-huh. Ang 2 oras ay hindi sapat. Uh-huh. Pero kasama sa pagpapayo sa loob na gamitin nilang allied o kasama yung katulong, yung kani-kanilang mga kamag-anak na nasa abroad, uh-huh, ang paggamit ng internet, uh-huh, mga babasahin tungkol sa kani-kanilang host countries para mabigyan sila ng education tungkol dito. Meron ding mga specialized counseling para sa mga Pilipinong nagbabalak magpakasal sa Banyaga. O, dito sa CFO, dito dumadaan yung kliyente na permanente na. Ito yung mga nag-aasawa ng foreigner. Mm-hmm. Dito meron kaming tinatawag na guidance and counseling. Mm-hmm. Hindi yan dito sa office. Meron kaming 2 opisina na inauthorized, mm-hmm, na mag-conduct ng guidance and counseling. So kung mag-aasawa ka ng foreigner, nire-require na ikay a-attend ng counseling, mm-hmm, para yung intermarriage na realities na pag-uusapan niyo din. Peer counseling naman ang inilalaan para sa mga batang pinipetisyon ng magulang para makasama sa bayang nilipatan. Ang 13 hanggang 19, merong need yan eh. May need yan. 13 to 19, may kakaibang need yan, uh-huh, na dapat ma-address, uh-huh, ng counseling. So, hindi sila PIDOS. Uh-huh. They attend peer counseling. Okay. Pinag-uusapan din ang pagbabiyahe, settlement, uh-huh, concern, residency obligation, uh-huh, pero kasama ang adjustment ng youth in the host country. So, meron din tayong mga aral at, uh-huh, good facilitator for peer counseling. At para naman sa mga nangangailangan ng agarang solusyon at aksyon, isang hotline ang itinalaga ng CFO. Meron kaming na-encounter ng tumatawag because of illegal recruitment, uh-huh, human trafficking, uh-huh, mga mail order bride. Uh-huh. So lahat ng irregularities ng pag-abroad na itatawag nila sa 1343. That's nice. It is being acted. And confidential naman itong mga tawag na yes, ito. Yes, it is, yes. Okay. Even tip. Pwede, uh-huh, silang tumawag for tip. Uh-huh. Na ayaw magpakilala. Yes. Sa yan sa servisyo ng aming opisina. Yan. At syempre, katulong natin kapatid Ivy ang Buhay, yeah, OFW at in partnership with the Commission on Filipinos Overseas ang 1343. Ayan po ang, uh-oh, partnership natin. Kasi, 1343 lang. Yeah. Ang maganda, uh-huh, dyan, itong 1343 action line, sinistematize niya ang tulungan ng lahat ng government agency against, uh-huh, trafficking. Uh-huh. No, we came up with an agreement with IACAT and other NGOs na, for example, tumawag ka at, uh-huh, may problema ka, no, and this is the appropriate agency para sa'yo. No, we have contacts or focal persons with them na can respond to your needs. Uh-huh. Kung wala man, then we do the proper referral na assistance sa kanila. Bukod pa riyan ang iba't ibang hotlines para sa mas mabilis na pakikipag-ugnayan sa oras ng pangangailangan. I'm encouraging everybody with immigrant visa to contact the CFO for the PIDOS nila. No, kasi after the PIDOS, we give them primer. Uh-huh. Nandiyan yung kanilang mga settlement concerns, uh-huh, residency obligation, tungkol sa pagbabiyahe. On top of that, meron yung listahan ng support group sa iba't ibang bansa, including the Philippine Embassy natin and Consulado sa iba't ibang lugar, uh-huh, ibang bansa kung saan naroon sila. Uh-huh. Yung unang tulong, pag nasa abroad, we encourage them kasi we try to empower them eh. Uh-huh. Na nandun ka, alam mo na malaya kang tao, pwede kang magreklamo sa pulis, uh-huh, kung saan nandun ka. Uh-huh. No? And if it concerns them coming back to the Philippines, may kailangan ikaso, uh-huh, no? We welcome them, no? Their call or their email, no? Ang aming telepono, pwede niyong tawagan yung 552-47-45 o kaya 552-4740.
Yan yung MIED, yung Migrant Integration and Education Division. Yan ang frontline or in charge siya, PIDOS and Guidance and Counseling. And then if it concerns human trafficking or irregularities ng migration, sabi ko nga, I can help you, 1-3-4-3. Okay? Maraming salamat. Maraming salamat din, kapatid Marisa. Siyempre, pakaasahan po natin pagdating ang Commission on Filipinos Overseas. God bless you all. Magbabalik po ang Buhay OFW. Susunod sa Buhay OFW, ang Michael Marr Agency. Bukas na bukas para sa mga trabahong sigurado. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Cole of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Araw-araw, libo-libong manlalayag ang nagtitipon-tipon dito sa kanto ng Kalaw sa Maynila na umaasang makasampa sa barko. Lahat sila, tila iisa lamang ang tunguhing nais maabot. Eh, walang trabaho dito eh, walang mapasukan dito. At saka yung sahod natin dito, maliit lang din eh, kumpara doon sa ano, mas maganda ng konti doon kaysa rito sa atin eh. Siyempre, malaki sahod, kumpara dito. Para siyempre, makita yung ano, makita yung bangbansa ng libre. Yes, because tsaka malaki ang sahod. No choice at saka ano din. Siguro ano na rin yung medyo mas malaki-laki konti yung kita kaysa kung dito ka parang walang mangyayari din. Mahirap nga ang buhay sa Pilipinas at mahirap makakuha ng disenteng trabaho kung kaya't karamihan sa ating mga seaman ay nagsasakripisyong malayo sa pamilya para lang sa kanilang kapakanan. Isa sa mga ahensyang nagbibigay pag-asa sa mga marino ang Michael Marr Agency na pag-aari ng isang Greco at ang asawa nitong Pilipina. Ilan na rin sina Marvin at November na nais maglayag sa pangangalaga ng nasabing ahensya. Gusto ko pong maging seaman unang-una para makatulong sa aking pamilya. Ito po yung napili ko na kurso. At ito din yung Michael Marr na para sa akin magandang company. Makatulong din sa panganap buhay ko. Malungkot pero mas marami naman yung kita. Mas advantage siya pag nasa lupa dahil pag nasa barko makapag-ipon ka talaga. Anim na po ang kliyenteng barko ng Michael Marr kaya't marami itong napapasampang crew para sa tanker, cruise ships, LPGs at kahit mga private yachts. More or less, we have about, as of now, we have about 900 to 1,000 crew on board. Pagka-graduate pa lamang sa Maritime School, maaari na mag-apply ang isang kadete. Pero ano nga ba ang hinahanap sa isang aplikante para maging karapat-dapat na kandidato sa paglalayag? Kung mag-uumpisa siya, if he wants to become an officer on deck or in the engine, sa deck meron tinatawag tayong BSMT, Bachelor of Science in Marine Transportation, wherein mag-uumpisa siya as deck cadet. And then he has to gain experience of about 12 months and then he will be qualified to take the board exam to become OIC or Officer in Charge of Navigational Watch or Third Mate, mag-uumpisa sa ROD. Sa NG naman, ganun din, Marine BS Marki naman ang tawag doon, na which is all these maritime courses are approved by CHED. And then after completion of sea service, qualified sila mag-take exam and then they will go some trainings which are required by government agency
the PRC in order to get the COC, the Certificate of Certificate of Competency. Di pa natatapos dyan ang buhay Marino. Bawat progresong nais makamit ay may kaakibat pa ring mga training. Ang pagiging opisyal after you finish the apprenticeship or the required training on board the ship, 12 months sa deck especially, you must be a graduate of DSMP and then 12 months sea service, and then you can apply for examination sa PRC. And then after passing, you pass, they will issue you this license, but still you have to go some trainings to be issued the certificate of competency, they call COC. For the engine naman, ganon, OIC rin, which can be fourth engineer or third engineer, after gaining experience, and then you go second engineer, third engineer, second engineer, and chief engineer. Hindi lamang edukasyon at training ang hinahanap sa mga aplikante. Pinahahalagahan din ang ugali. But mostly, we always emphasize on the attitude of the person. Lagi kong sinasabi sa aking mga seaman dito, dalawang attitude lang ang dapat nating tandaan. Una sa lahat, the attitude of thankfulness. Marunong tayo magpasalamat. Kasi pag marunong ka magpasalamat, hindi ka magiging mayabang. Alam natin kung saan tayo nanggaling. Walang mayaman na nagsimang. Yan ang lagi kong sinasabi. Kaya wala tayong dapat ipagmayabang. Tapos, attitude of submission to authority on board. Because if you know how to submit to authority on board, maganda, magiging harmonious relationship sa barko. Even sa shore, if you know how to submit to authority on board, you will be respected. World-famous author Mark Twain pointed out that travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness. And many of our people need it sorely on these accounts abroad. Wholesome, charitable views of men and things cannot be acquired by vegetating in one little corner of the earth all in one's lifetime. Tunay nga ang pangingibang bansa ay nagbubukas di lamang ng bagong mundo at pagkakataon, kung napapalawak din ng kaisipan at nagpapalakas ng kalooban. Kaya naman saludo kami sa ating mga kababayang naglalakas loob maglayag, magtrabaho, at manirahan sa ibang bansa sa kabila ng posibleng kapahamakan nito. Dahil sa inyong lakas ng loob at galing, hindi lamang pamilya ninyo ang napapaganda ang buhay, pati mabuting kapakanan ng buong bayan ay damay sa inyong sakripisyo at pagpapagal. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid na mamanggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Buhay OFW.